mataas presyo sa produktong petrolyo nakatakdang ipatupad bukas December 20. Ang detalye sa report ni Andrew Bernardo. Matapos ang apat na sunod-sunod na linggo na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, bukas tataas na ito sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis na sa 2.90 pesos ang dagdag singil sa kada litro ng diesel, 1.65 pesos sa kerosene, habang 0.70 pesos naman sa gasolina ayon sa Department of Energy. Ang bahagyang pagtaas ng demandang langis sa world market ang dahilan ng oil price hike. Alam naman natin na yung ating supply, lahat ng gagaling sa abroad, at that's yung mga pinanggagalingan pang mga bansa na yon, eh may mga kaguluhan o may mga issue rin. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Calabarzon, maaari umanong makaapekto ang taas singil sa langis sa presyo ng mga sariwang produkto gaya ng isda, gulay, prutas at karne. Bagay na hindi kaaya-aya sa mga mamimili, lalo't sa weekend na ang Noche Buena at Pasko. Doon magkakaroon ito ng immediate na impact. Ang presyo pa ng pamasahe pa sa jeep ay bigla pang maiiba, hindi naman pa agad. Magkakaroon din daw ito ng epekto sa presyo ng ibang produkto na nasa pamilihan sa mga susunod na linggo. Tumataan yan doon sa pagkakipag-ugnayan nila sa aming head office para sa kanilang possible adjustment sa suggested retail prices. Pero paalala ng DTI sa malalaking pamilihan, wala na dapat galawan sa presyo ng kanilang mga bilihin, lalo't na i-anunsyo na ito at manufactured na. Kabilang dito, ang kadalasang pinamimili tuwing Noche Buena. Manufactured items have already inputted this cost sa kanilang manufacturing. So kung ano yung presyo natin ngayon, kailangan niyan ay na-foresee na ito. Paalala pa ng DTI sa publiko, maging mapagmatiyag at tiyakin na bibiliin lamang ang kailangan para may nakalaan pang pera sa ibang bagay. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.